Hey yo, what's up guys? Dito lang ngayon sa Station 2 White Beach. Nag-operate si Barber Sir Frank. At may naglilinis dito. Habagat guys ang hangin. Ito ay dala ng parating na bagyo. Actually malayo pa siya yung super typhoon na yun. Pero ayon sa PAGASA ay posibleng pumasok siya sa Philippine Area of Responsibility mga bukas Friday or Sabado. Pero posible rin naman na hindi siya makapasok. Pero ang epekto lang niya ay magkaroon ng mga pag-ulan at pinapalakas niya yung habagat. Kanina madaling araw pala guys, malakas yung ulan. Pero ngayon ay maaraw na naman. Yan. 7:45 in the morning. May 25, 2023. So yun guys, ito yung epekto ng habagat. Halos wala ng floating algae. Pero ganito karami yung mga seagrass at seaweeds, yung mga naano dito. Sobrang dami. Kaya yun guys, sa mga nagagalit na may floating algae kapag summer, ito, mas malala pag habagat. Hindi ko alam paano nila yan iponin sa sobrang dami. Pero pag nag-high tide dyan, yan o, tinatapon niya dyan sa taas. Mataas kasi ngayon yung high tide. May nagtatanong pala kung may lumot sa Station 1. Meron. Oh, shout out pala dyan sa nagtatanong na kamusta kaya yung weather update next week. Ayon sa forecast, next week ay 60 to 70% yung chance of rain. Pero usually pag umulan, hindi naman yan buong araw umulan. Minsan umulan sa gabi o sa umaga. Pagka tanghali or hapon, minsan maaraw naman. Pag umulan kasi hindi naman siya tuloy-tuloy. Dito pa rin tayo sa Station 2. So yun guys, sa na-mention ko ay nag-operate si Barber of Fake, pero doon lang siya sa taas sa dry sand. Hindi na niya kinukuha doon sa may wet sand. Kasi nasisira yung kanyang rake. Wala man sanang problema doon kung may nasisira, kung meron lang pamalit. Kaso sa pagkaalam ko, sobrang tagal dumating yung mga spare parts. Eh maganda sana kung meron na tayong extra, di ba? Para pag nasira man ay palit agad. Sabi ang dami oh. Sarap niyan gawing ano guys, pang mulching sa farm. Magiging compost kasi yan. Magandang fertilizer kasi itong seaweeds. Iba sa floating algae. Wala kang makuha nyo trenstone sa floating algae.
dito sa seagrass at seaweeds. Mayaman kasi itong mga seagrass sa nitrogen. Itong seaweeds, pag na-process mo yan, marami siyang nutrients na makukuha ng mga halaman. Ganda sana ng beach, kaso lang maraming nga dagsa. Sarap. Ganito guys, kung matagal ka nang nanonood sa mga video ko, lalo na may mga nagtatanong kung habagat ba ay may floating algae. Walang floating algae sa habagat, pero ito yung ibig kong sabihin. Seagrasses at seaweeds na naman. At saka pag maulan, lalo na pag mabaha, marami yan ano dito na mga sanga-sanga galing sa ilog doon sa mainland. Dahil habagat. Regarding pala guys sa water activities pag maulan, hindi naman gina-cancel yung water activities basta wala lang typhoon signal. Walang gale warning, hindi yan kina-cancel. Kung kaya lang naman, hindi lang masyadong malakas yung ulan, tuloy pa rin naman yung water activities. Problema mo lang pag mga zero visibility talaga. Wala ka lang makita, hindi talaga yan natuloy yung mga water activities. Pero sana nga, hindi lang tumama yung super typhoon dito sa atin. Pero pag tumama man yung super typhoon at maapektuhan itong Boracay, sigurado wash out yan. Maliinis yan lahat yung mga floating algae doon na sa dagat na yan. Wash out yan dito sa tabi. Ang problema lang kung hindi ma-recover or hindi tanggalin, pabalik-balik lang yan. Kasi maganda sana pag ganito na nandito na siya sa sand ay makuha na sana na hindi na siya makabalik doon sa dagat para hindi na pabalik-balik. Wala lang ko idea guys kung ano yung programa dito ng LGU para dito sa mga ganitong kalat. Kasi ang nakikita ko dito mga naglilinis, usually mga volunteer eh. Di ko alam kung saan yung mga beach cleaners or meron pa ba. Ang barbers of rake, hindi mo rin maasahan sa ganito. Dati kasi barbers of rake, pag ganito, ubos na yan, mabilis lang yan. Pero ngayon, yan ang napansin ko. At sabi nung operator ng barbers of rake, hindi na niya kinukuha ito. Ang dami oh. Dito na tayo guys sa station 1. So dito sa station 1, napansin ko may regular na naglilinis dito. Yan o, dyan man daw. Pero hindi ko rin sigurado kung yung mga naglilinis ba niyan ay sa mga hotel or LGU rin. Ayan. Ito guys, naipon na nila. Hindi ko lang alam kung ayan. Dito na area. Dito yan nila tinatambak. Ayan na. Ang gandang abuno rin yan sa mga niyog.
Kaso lang, medyo maamoy lang yan guys pag medyo patuyo na siya. So pag dyan ka nakastay sa may hotel, langhap mo. Yan lang guys. Update dito sa Boracay. So today, May 25, 2023. Time check 7:56 or 54. Thank you for watching and keep safe everyone.